Alright, what's up internet? So, marami sa atin may computer at marami sa atin nababagalan sa mga computer natin. Ganun sa computer eh. Sa simula, sobrang bilis nung lahat. Parang, wow, bilis nung Windows, bilis nung pagbukas ng Word, bilis nung pag-surf. And pag tumatagal yung panahon, it's like, what happened? Bakit babagal na computer ko? And syempre, yung sagot doon, di maka-upgrade ka. Yung problema, walang budget ngayon para mag-upgrade. You know, panahon to ng COVID, kailangan talaga, imbis na gastos, kailangan ipon. Now is not the time to upgrade. Pero, gusto mo naman na bumalik sa dating bilis yung computer mo. So for today, we're gonna be talking about 5 tips you can do para bumilis yung computer mo, pero budget-friendly yung mga to. Yung iba, libre. Yung iba, sobrang mura lang. So that you can get that old love and feeling back to your computer. Number one, sobrang simple lang, linis. Clean your stuff. Over time, nag-iipon yung dumi sa loob ng computer mo. Kahit gano'ng kaganda yung setup mo, may mesh filter, may static pressure, may in fan, may out fan. Kahit gano'ng kaganda yung setup mo, may papasok pa rin na dirt dyan, may papasok pa rin na dumi. Mag-iipon yan over time. So, this disrupts the thermals, the airflow of your computer. Kasi yung gusto ni computer, malamig. Pero pag naiipon yung dumi, naiipon yung pet fur or whatever, nasisira yung airflow dun sa case. And over time, this can cause temperature spike. Umiinit yung computer mo kasi parang filter lang yan sa kotse. Masyado yun, madumi na. Or filter sa aircon. Madaling mapansin kung kailangan na linisin yung aircon kasi hindi na ganun kalamig yung buga, or pagbukas mo yung filter sobrang dumi, ganun lang din yung computer. Over time, performance degrades because of all of the different dust and gunk that builds up inside the case. So, very easy to clean your computer. Kailangan mo lang buksan, siguraduhin na nakapatay lahat, unplug mo lahat, take a soft brush, and then just brush out the dust very gently. Pwede ka rin gumamit ng can of compressed air na bibili to sa mga hardware store. Not hardware sugar, yung tunay na mga hardware store. Just be careful when you use the compressed air kasi ayaw mo itutok yun sa fan kasi posible na ma-damage or masira yung fan mo kasi sobrang bilis nung pag-eject ng compressed air. Sobrang magsispin yung fan mo and that might cause damage. Yung iba, yung suggestion nila, kuha ka ng pencil tapos parang itusok mo dun sa fan just so that the fan won't spin if you shoot it or shoot the system with compressed air. Definitely, definitely do not use a vacuum. I've seen this sort of recommended paminsan pero masyado malakas yung vacuum. Kung may maliit ka na vacuum, pwede, pero at yung sobrang liit lang yung handheld na, yung pang handheld talaga. For me, di ko siya sinosuggest. Natatakot ako para sa mga components. And to be honest, you don't want a lot of dust flying around in your case because that leads to static build-up, static electricity. And static electricity is very, very bad. Sobrang sama nun para sa mga PC components. So basically, wag ka magwala. Buksan mo lang yung computer mo, may konting brush, and then gently, gently brush out the dust from the CPU cooler, from the corners, from the PSU, from the graphics card. After a while, mapapansin mo na talagang nag-improve yung thermals and it just makes you feel better also. As a user, parang sarap na feeling na, oh, linis na ng computer ko. While you're at it, linisin mo na rin yung desktop mo, yung actual physical desktop, para pagdating nung malinis mong computer, malinis na rin yung desktop mo. So this is free. You don't need to really buy anything for this step. And there are demonstrable benefits to cleaning your computer regularly. Especially sa atin na, you know, tropics tayo, marami talagang dust, mabilis mag-accumulate yung alikabok. It pays maybe once a year to clean your case regularly. Number two, libre rin. Pag natapos mo linisin physically yung computer mo, linisin mo naman yung soft or yung digital version or kumbaga yung digital desktop mo. Kasi over time, yung Windows, install ka ng program, uninstall ka ng program, ginamit ng utol mo, mag-download ng virus, tinagal mo yung virus, nandun pa rin yung virus. Over time, talagang nag-accumulate yung mga yan. Parang patong-patong yung mga yan, yung iba't ibang programs na hindi mo na ginagamit. Kaya din bumabagal yung computer mo kasi may ibang programs na pushy sila eh. Gusto nila na pag-start ng computer mo, on na rin sila. That's super annoying. Personally for me, that's one of my pet peeves. So sobrang OC ko talaga na binubuksan ko yung task manager to see what processes start up automatically and I'm very fanatical na, oh ito, hindi ka pwede. Ito, ginagamit kita pero hintayin mo ako.
pag tinawag kita, ayoko na pag-start ng computer mo, nandiyan ka na. That's one way you can sort of, dun sa task manager, sa startup processes, siguraduhin mo na yung nasa startup, yung kailangan mo lang talaga. Pero over time, yun nga, talagang dumadami yung mga program, clean your drive or clean your OS. Paminsan, you know, alam ko nakakatamad. Kahit ako, tinatamad ako para mag-install ng fresh OS. But eventually, you reach a point, you just gotta back up all of your files and then install a fresh version of Windows. And after that, everything runs so much faster. It's kasi sa tingin ni Windows, bagong nga talaga lahat kasi fresh install siya. All of the layers of the old programs, all of the DLLs, all of the exe files that you have cluttering around are no longer installed. Kaya bumilis yung computer mo kasi bumalik siya dun sa dating state, the virgin, the fresh state of a clean install. So again, this is something that you can do for free or you can pay someone relatively cheap to do it for you if naiinis ka or, you know, hassle yung pag-install ng Windows. But this is something that you can do, fairly easy to do, and malaki talaga yung improvement na makikita mo sa bilis ng computer mo. Alright, so numbers 1 and 2, libre yon. Number 3, medyo may budget tayo konti. Can't help it. Especially if you're into gaming, over time, ganda ng graphics card mo nung una, pero yung mga games ngayon talagang demanding sa specs eh. Tapos next year, may lalabas na bagong game, mas demanding pa, and so on and so forth. At a certain point, you really might need to upgrade your graphics card. Ito, kailangan mo magastos konti. Pero may mga good value cards naman. Especially, let's say yung graphics card mo ngayon, mga GTX 970 or below. If yan yung graphics card range mo ngayon, we recommend upgrading to at least an AMD RX 570 or an NVIDIA GTX 1650. Sobrang okay yung performance ng dalawang cards na yan para dun sa presyo nila. Kung baga talagang sobrang bang for your buck, good value for your money, and yung pinapalitan mo na card kung 970 or below, sobrang layo na nung performance increase nung 1650 or nung RX 570 dun sa 970 or below. Plus, maganda pa doon, hindi naman ganun kamahal. Yes, yeah, syempre may konting gastos. But definitely though, both cards, the RX 570 and the 1650, mahanap mo yan below 10,000. So medyo mabigat sa bulsa, pero yun nga, if you save up for it, sobrang worth it. Especially if you don't want to upgrade your entire system, hanap mo lang na, oh, sana bumilis naman yung gaming ko, sana mas maganda naman yung frame rate, or kaya ko i-on yung ibang features, yung high resolution or yung ibang anti-aliasing nung game. So, if you're looking for a good jump for GPUs, we strongly recommend the 1650 or the RX 570. Yes, you need to pay, but it is very, very good bang for your buck. Dun sa benchmarking, may konting kalamangan si RX 570, but si 1650 mas konti yung power draw niya, mas maliit yung power draw niya. So, yun, just sort of the things you need to weigh if you're deciding between the two. Medyo malayo actually, mga 195 watts for the RX 570, mga 85 to 90 watts lang for the 1650. So, something also to keep in mind, depending kung ano ba yung power supply unit mo. Kung 550 watts, 350 watts, although you really shouldn't be gaming on a 350 watt PSU, pero anyway. Something to think about, and both of those cards get very, very good frame rates already, even in the current AAA games. So mga 45 to 60 frames per second sa Assassin's Creed Odyssey, sa Far Cry 5. So yun nga, medyo demanding to mga games na to, pero kayang-kaya ng mga cards na to. And really, again, very definitely bang for your buck pag mag-upgrade ka dito. Number 4, you also still need to pay, unfortunately. Tapos na tayo sa mga tips na libre lang. Number 4 is get more RAM. Especially depending on what you do, if you're using your computer for work. And a lot of us, ganun diba, parang work from home na tayo. And kadalasan, maraming nakabukas na Windows yan. Nakabukas yung Word, nakabukas yung Excel, nakabukas yung browser. Ilang tabs nakabukas sa browser. Pamatay pa dun, yung browser, Chrome. Yung Chrome, medyo infamous yan na kumakain yan ng RAM. As in, kahit 32GB pa yung RAM mo sa system mo, hindi pa yung sapat para kay Chrome. Chrome will eat as much RAM as it can get. So, para sa mga computer natin, yung karaniwan, maraming tumatakbo all at the same time. May torrent ka sa background, nagbabrowse ka, nakabukas yung Word, naka-on yung Spotify mo, or
so many programs running all at the same time. And what really helps for these instances is more RAM. So if you have 4 gigabytes, we recommend definitely mura, relatively mura lang naman yung RAM. Kuha ka nung upgrade ka to 8 gigabytes. The optimal really is 16. 32, medyo mahal na yon. At pangalawa, hindi naman talaga siya required. Usually, we only recommend it for yung mga hardcore video editors talaga. But 8 gigabytes, from 4 to 8, definitely sobrang laki nung performance gain mo doon. 16 is about the maximum that we could recommend even for gamers. 32 only for specific use cases. But more RAM really makes a difference. Hindi naman kailangan mahal. Yun nga, lipat ka from 4 to 8, may mahanap ka naman na RAM na okay naman, decente naman, na hindi naman ganun kamahal. You don't need to buy yung mga RGB RAM or yung mga kolokohan na yung manufacturers kasi magaling magaling mag-hype up na, oh, tignan mo, ganda ng RAM na to. May heatsink and then parang may krubot-krubot pa yung heatsink or parang may design or may flare. All of that stuff, if you just need performance, you just need actually the actual memory. It doesn't need to be in a fancy heatsink. It doesn't need to have RGB. Just get what your budget can afford. Get from a reputable manufacturer. Pero definitely, malaki yung improvement sa performance pag nagdagdag ka ng RAM. And last tip, you've heard it from me before, get an SSD. Yung SSD, memory din yan para sa computer. Doon mo ini-install yung OS mo, yung programs mo. Pero sobrang, sobrang, sobrang bilis niya kumpara doon sa hard drive. Yung hard drive kasi may physical na umiikot na platters at 7,200 RPM or 5,400 RPM, revolutions per minute. Sa hard drive, para mabasa yung data mo, literally may umiikot dyan sa hard drive para may mahanap kung saan nakastore sa platter yung data mo. Sa SSD, walang gumagalaw na parts. Lahat yan flash memory or it's basically like RAM. Because nothing moves to access the data and because of the memory architecture, sobrang bilis nung read and write speeds ng SSD compared to a hard drive. I've talked about it before in my other videos. Once naka-try ka na nung SSD, hindi ka talaga babalik nung hard drive. It makes things so much faster. You don't need to get an expensive SSD, get 120GB, 240GB. Okay na yun para sa OS, dun mo install yung OS. And then sobrang bilis talaga nung pag-boot up ng OS. Kaya ang bilis mag-on ng phone mo because it uses SSD. I've recommended it before and some people have asked me, kaya ba na sa isang computer may SSD ka at may hard drive ka? Yes, walang problema yon. You can have multiple SSDs. And multiple hard drives in one computer. Hindi mo mabagal yung SSD mo, hindi mo mabagal yung hard drive mo. Walang problema yon, compatible yon. Sa computer ko ngayon, I have 1 2-terabyte hard drive and 2 SSDs. 1 500 gig for the OS and 1 TB SSD for my games. So, walang problema yon na nakahalo-halo yung hard drive tsaka SSD sa isang system. Actually, sa totoo lang, may nagreklamo sa mga comments na, sira ulo ka ba? Yung SSD, okay lang ako maghintay nung 1 minute para mag-boot up yung Windows ko kaysa sa bumili ng SSD. To be honest, I do not understand you. The SSD is one of those things that for me is, it is worth it. Sobrang bang for your buck yung SSD, sobrang value for money. Kasi ramdam na ramdam mo talaga. Yung ibang computer parts, bibili ka, mag-upgrade ka, yes, may performance boost, pero what, 5%, 10%? In real-world performance, ano yung equivalent nun? Dagdag nung isang frame per second? Hindi mo nararamdaman yun on a practical level. But an SSD is one of those things that you can buy, it's easy to install, relatively cheap, and then pag nagamit mo, talagang ramdam mo na, ay oo, talagang bumilis yung computer ko. So, those are our 5 tips for making your PC fast again. Kung mahirap na magkaroon ng budget ngayon para mag-upgrade, pero yung ibang tips, libre naman. At yung ibang tips, kaya naman, mga 2,000, 3,000 for RAM, for an SSD, maybe 120GB. Medyo mahal lang talaga yung tip number 3, yung graphics cards, pero sulit naman, konting ipon. You won't regret saving up for that large amount when you feel the performance difference with those 2 cards. So, ayun. I hope nakatulong. Thanks for watching. So, I hope that these basic tips helped you. If you found this video helpful, please drop a like and hit the subscribe button. For your PC needs,
consider buying from us, Hardware Sugar, at Lazada, or on our website. You can find links in the description below. And thank you for watching. See you next video.